Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Isang magandang araw po sa lahat po ng ating mga kapatid, kamanggagawa, kapamilya, kapuso sa JIL Japan. Sabagat ngayong araw pong ito, tayo po ay nagdiriwang ng 11th glorious, victorious anniversary for the glory of God. Hallelujah! At nakatutuwa dahil alam po natin na ang Diyos na nagpasimula ng mabuting bagay sa JIL Japan, ito po ay tatapusin ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Napakarami po nating pinagdaanan. Grabe po ang mga sinuong natin na mga problema, kaliwat kanan. But praise be the name of the Lord. Sabi ng Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? At nakatutuwa po, ngayon pong taon na ito ay based on Ephesians chapter 5 verse 16. At ang ating pong tema, redeeming the time for the days are evil. Kaya po, mga kapatid, mga kamanggagawa, samantalahin po natin ang lahat ng pagkakataon para makita ng mga tao sa Japan, makita ng ating mga kababayan and even other nationalities na in the midst of evil times ay merong mga light and salt ang Panginoon sa pamamagitan ng mga JIL people. Yan ang sinabi ng Matthew chapter 5. Na we are the light and we are the salt. Na kahit masama ang mundo, lipa na ang kasamaan, pero tayo pong mga called and chosen people of the living God, tayo po ang nagsisilbing light to this world. Kaya po sabi ng Matthew 5:16, let your light shine before men, so that they may see your good works, sa ibang translation, they may see your good deeds, and glorify your heavenly Father. Ang sabi ng banal na kasulatan. Pabayaan nating makita ng lahat ng tao ang liwanag ni Kristo Jesus na daladala natin, hindi lang kung tayo ay nasa loob ng church. Most importantly, when we are outside of the church, we must properly represent who Jesus is in our lives, sa ating trabaho, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga makakasalamuha, ay makita nila ang liwanag ni Kristo Jesus na tayo ang magbibigay ng babala sa kanila that there is God sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, pagtulong sa kapwa, na sa, even in our work, sa ating pagtatrabaho, i-apply natin ang principle of God. Let us redeem the time. Colossians chapter 3 verse 17, Colossians chapter 3 verse 23, whatever we do, let us do it heartily as to the Lord and not to men. And God will be the one to bless us openly. Makita sa ating mga pinagtatrabahuhan ang liwanag, ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan ng Diyos. Makita nila na ang Diyos nga pala ay buhay. In a way, this is how we redeem the time. Huwag tayong titigil sa paggawa ng mabubuting bagay sa ating kapwa. Born again o hindi born again. Dapagkat sinabi ng Galatians chapter 6 verse 9, let us not grow weary in doing good, for in due time we will reap a harvest of blessing if our heart will not grow faint. Let us learn to do good at all people. Sa lahat ng mga Japanese and other nationalities. Pero sabi po ni St. Paul, most especially to those who belong to the house of faith.
Kaya po, tandaan po natin, even in this midst of pandemic, ang pangako ng Diyos, we will not be put to shame in the evil times, and in times of famine, we shall be satisfied. Kaya po, JIL Japan, congratulations for remaining faithful to God's calling in your life. At nais ko pong batiin ang ating resident senior pastor ng JIL Japan, veteranong pastor, walang iba kundi si Reverend Pastor Romy Dimarukot at ang kanyang may bahay, si Sister Diane Dimarukot, kasama po ang lahat ng mga pastor, leaders, workers, members ng JIL Japan family. Congratulations for your faithfulness to the Lord, even in different situations and circumstances. You prove to God that we have to redeem the time. Let us maximize our earthly existence because the days are evil. So we are looking forward in the next move of God in Japan. And I believe, eye has not seen, nor ear has heard, nor have entered into the heart of man the things that God has prepared for those who love Him. The best is yet to come for JIL Japan, so be in the spirit of expectancy of receiving something from the throne of God in heaven. Again, congratulations to all of you. Happy blessed 11th anniversary. God bless you all more and more. Praise the Lord.